So next is yung Oprah effect. So ito eh ipinangalan sa sikat na TV host na si Oprah Winfrey. So ito raw eh yung boost in sales after an endorsement. Well, ito si Oprah kasi kilalang sumusuporta ito sa mga products at siya yung nagiging endorser ng mga product na nagugustuhan niya at witness siya na okay yung product ngayon. Di ba? So siya mismo ginagamit ngayon at proven niya na na maigi at maayos yung pagkakagawa at yung manifestation sa kanya ng product kapag ka ginagamit niya. Sa based dun sa mga Investopedia, siya daw mismo ang nagiging endorsement, hindi kagaya nung iba na binabayaran para i-endorse siya, hindi. Pinipili niya talaga yung i-endorse niya. So syempre, nagkaroon ka ng sales boost pag hindi kasi ang nangyari doon, pag in-endorse niyo Oprah at alam na ginagamit niya, nagbo-boom yung product o nagiging mabili. Eh syempre kasi iisipin nung iba, eh ginagamit ni Oprah to, okay sa kanya, so ina-assume na okay din sa kanila. So ganun yung nangyayari. Well, yun yung mga ano, 'di ba? Yun yung mga ipinagpapasalamat natin na kung hindi tayo nag-MBA o MBA, hindi natin malalaman. Na yun eh na kailangan ng product is may personal, may tinatamaan kang kilite ng user. Products or services. May tinatamaan kang malapit sa puso ng mga taong bibili at doon sa mga taong siniservisyon mo. Diba? Kahit saan yan, mapa private yan o public sector, eh, ganun dapat. Well, it's good na nalalaman natin yan. Gawa ng, para makagawa tayo ng mas magagandang product at makapag-provide ng magagandang servisyo para sa ating kapwa. I mean, hindi lang naman pa, kasi pagka meron tayong hindi lang naman kita eh, kasama na rin dun yung pagtulong sa iba. Pag maganda yung produkto at maganda yung product, napapadali natin yung buhay ng kapwa natin. So in a way, nakakatulong na rin tayo, in which in a Christian way eh maganda sa paningin ng nasa itaas at saka sa paningin ng iba. So yun lang.